Sorry, first time kong mag voice over sa video, kaya pagpasensya nyo na. Pero samahan nyo ako magbuo ng 1999 Zoids EZ-003 Barigator 172 scale by Takara Tommy, gamit tong mga scraps na nabili ko online. Nabili ko tong mga scraps sa marketplace last year ko nabili, pero ngayon ko lang bubuuin kasi kailangan ko pang i-restore yung kulay niya, yung kulay gray na yan na nakikita nyo. Dilaw yan nung last week, kasi last week ko siya ni-restore. Gagawa ako ng separate video kung paano ko ginawa yun. Pero ayan, bumalik na siya sa dati niyang kulay. Okay, so ito nga pala yung manual na nakita ko online. Buti lang mayroon, kasi wala nang nagbebenta ng brand new na ganyan. Pag may brand new man pa, isa-isa lang. Pero ang sobrang hirap maghanap, kasi more than 20 years old na yung mga to, yung mga laruan na to. Ayan, hinihiwalay ko lang siya. Ilalagay ko siya sa tray para mas madaling hanapin yung mga parts mamaya. Dito, magsa-start na ako magbuo ng body niya. So, ayun yung wind-up motor. Mahina na siya eh. Kasi luma na. Hindi na siya masyadong nagpa-function. Dito naman, tinatanggal ko yung mga yung mga extra na plastic dun sa, anong tawag dyan? Dun sa nubs. Hindi ko sure kung anong tawag dyan. Pero ayun, basta tinatanggal ko para mas malinis tignan pag binubuo na siya. Ayun. Ginugol ko. Tama pala. Nub marks. Nub marks yung mga tinatanggal ko gamit tong kalawang na napper. Ito, bubuin ko naman yung mga paa. Ito pa lang na start down. Bubuin yung mga paa niya. Thank you.
Nga pala, shout out po kay Steffi diyan sa Qatar. Ang aking 29th subscriber. Sabi niya lagyan ko daw ng voice over. So ito na nga. Nga pala, pag may mga questions kayo, pwede niyo akong i-PM sa Facebook or pwede niyo i-comment sa comment box para naman may mga sinasabi ako or sinasagutan ako pag next voice over ko. Kasi nakakapagod pala nakakapagod mag-isip ng sasabihin. Tapos nakakadry pa ng lalamuna. Or kung may mga kayo, kung may mga kwento kayo, isulat nyo, tapos send nyo sa akin. Tapos sa susunod, babasahin ko. Para naman masaya. Ang boring mag-voice over lang eh. Ayun, kompleto na yung body niya. Body tsaka paa. Alright. So next ko namang bubuuin ay yung head part. So same drill. But tinitignan ko muna kung may mga nut marks siya, tapos tatanggalin ko. Dito nahirapan ako, hindi ko alam kung saan nilalagay. Yung manual kasi Japanese. Okay, so ito ay kakabit ko na yung ulo gamit yung polycaps. Yung polycaps nga pala, yun yung ginagamit para malock in place yung mga yung mga parts para hindi siya matanggal. Naman bubuuin ko na yung tail part niya. Ayan, buo na yung buntot ng buhaya. Kaya ang gagawin ko, ikakabit ko na lang siya dun sa body. Tapos lalagyan ko ulit ng polycaps para hindi matanggal. Ayan, buo na. So dito, yun yung back missiles niya. Tsaka yung shoulder guns niya. So ilagay ko lang siya dun. Kasi kakabit ko na siya kung saan nararapat. Ems. So, ito. Okay, buo na ang ating Barigator. Ganda, diba? Ba?
Ayan na ang full build ng ating Barigator, and sana po nag-enjoy kayo sa panonood. At samahan nyo po ulit ako sa susunod kong video. Hanggang sa muli. Bye! Ay wait lang, mag-subscribe din pala kayo. Bye!